And we are back again mga chong with another Kay Soto at PBA updates na naman tayo. Ngayong araw mga chong ay pag-uusapan natin ang pag-commit ni Kay sa Australian NBL sa Adelaide 36ers. Tama nga ba ang desisyon na ito para kay Kay at paano ito makakatulong sa kanyang kagustuhan na makapasok sa NBA? Samantalang sa PBA naman mga chong, balak buksan ng isang bubble sa labas ng NCR Plus. Yan lang ating mga pag-uusapan ngayon, pero bago yun, please subscribe and click the notification bell button in YouTube. At para naman sa mga nanonood sa Facebook, follow na ang aming Facebook page para sa more basketball news kagaya nito. Pero bago yun mga chong, ay gusto ko lang batiin ang ating 100k subscribers giveaway winner na si Bill Gerson Beloy na nagmula sa Tacloban City. Kaya mga chong, kung gusto nyo din manalo ng ganitong giveaway, ay sumuporta lang kayo sa ating channel by subscribing, like, and commenting sa ating mga videos na ginagawa araw-araw. At malay nyo, baka kayo na ang lucky winner sa ating susunod na giveaway ng Nike Shoes. Yun lamang mga chong, maraming salamat at back to the video. Matapos ang ating matagal na paghihintay mga chong, ay inanunsyo na ni Kay Soto kung saan nga ba siyang liga sunod na maglalaro after niya pumasok sa NBA G League Team Ignite. May mga espekulasyon ang kumalat kung saan nga ba siya sunod na papasok na liga. Isa na nga dito ang Overtime Elite League at ang Smith League. Pero lingid nga sa kaalaman ng lahat ay papasok pala si Kay sa isa sa mga pinakamalaking basketball league sa mundo. Ito nga ay ang Australian National Basketball League or mas kilala sa tawag na NBL. Kanya mismo sa nailabas sa report ng ESPN Australia, si Kay Soto daw ay maglalaro for 2021 to 2022 season as a special restricted player on a 2-year deal and option for a 3-year contract. Kung papakinggan natin ay meron ditong binanggit na special restricted player. So ano nga ba ang rule na ito? Ayon mismo sa NBL mga chong ay nagsasign up sila ng mga players from Asian countries as a local player. Pero kahit nga daw isa kang Asian player ay hindi kayo tinuturing as a import ng isang team. Babalitaan din natin na ang 36ers ang isa sa mga papasukan ngayon ni Kay na kung saan merong 4-time league champion at merong 12-16 record nitong last year. Ang team na ito ay nakapaglaro na rin dito sa Maynila na kung saan lumaban sila against Gilas Pilipinas, the Ateneo Blue Eagles, and the TNT Katropa. Kinaganap ngayon na NBL season ay meron na ang 36ers na 10 wins at 14 loss na record. At isa pa mga chong, ang Australian NBL is one of the premier professional men's basketball leagues in the world, kung saan na-feature na nila ang ilan sa mga top young prospects kagaya nga nila Melo Ball. Payag na din ang komento ang coach ngayon ng 36ers na si Connor Henry na hindi daw siya makapaniwala na si Kay ay sasali sa kanila. Dagdag pa nga niya ay kinakailangan niya daw mas makilala pa si Kay. Base nga daw sa kanilang explanation at mga structure ay mukhang magiging fit nga daw si Kay para sa kanilang team. Hindi lamang ang coach ng 36ers ang nag-welcome kay Kay, pati na din ang NBL commissioner mismo na si Jeremy. Ayon pa nga dito, we are delighted to welcome Kay to the NBL to play with the Adelaide 36ers. Dagdag pa nga ni Commissioner Jeremy mga chong na ang NBL daw ang isa sa mga best league sa mundo kung saan nag-develop ng mga players kagaya ni Kay na kung saan gustong maging step up ang kanilang mga playing style kasama nga ng mga professional players in a super competitive league. Kami din mga analyst ang sumang-ayon dito sa naging desisyon ni Kay at ng kampo nito dahil nga daw makakatikim si Kay ng isa sa mga great competition dito sa NBL. Dahil dito nga daw mga chong ay hindi lamang si Kay ang pinakamatangkad at pinaka-skilled. Dagdin ni Coach Chot Reyes mga chong, if he plays well, good. If he struggles, even better. This is a necessary step in the pursuit of his dream. Samantalang ang tanong ngayon mga chong, kung papasok nga ba si Kay sa NBL, ay magiging eligible pa rin ba siya na makapagpa-draft sa NBA? Well, ang sagot dyan mga chong ay oo. Ayon mismo sa isa sa mga sikat na senior lead ng NBA insider na si Shams Charania, ay magiging draft eligible na si Kay starting 2022. Yes mga chong, mayroon pang isang taon si Kay na pag-prepare para dito sa NBL para kung gugustuhin niya makapasok sa NBA ay mayroon siyang magandang record na maipapakita. Well, kung kayo ang tatanungin mga chong, good decision nga ba itong ginawa ni Kay na pagpasok sa NBL o dapat pa siyang umanap ng mas magandang liga bukod dito? Komento lamang iyong palagay at ating babasahin yan.
Samantalang dito naman sa PBA, mga chong, ayon sa nailabas sa report ng PhilStar.com sa kanilang website, pa rin kasiguraduhan ang lahat subalit nananatiling bukas ang PBA sa iba't ibang posibilidad upang matuloy lang ang nakabitin na Season 46 sa gitna ng hamon ng kumakalat na sakit ngayon sa bansa. Partikular na dito sa National Capital Region or NCR+. Kasalukuyan pang tinitingban ng liga ang pwede nilang hakbang sa crucial na board meeting kahapon habang sinulat ang balitang ito, subalit may lumutang na agad na bagong venues kung mapapilitan itong bumalik sa bubble setup. Ayon kasi mismo kay Commissioner Willie Marshall, ay may lumapit na sa kanyang bagong local government unit or LGU na andang maging tahanan ng PBA bukod pa sa dating venue na Clark Pampanga. Ito ay sa labas ng Metro Manila na probinsyang hindi muna pinangalanan. Ito ay isa sa mga posibleng option, lalo na't hindi pwede ngayon ang Clark Bubble dahil nga sa gaganaping FIBA Asia Cup qualifiers sa Hunyo. Mula kasi sa dating plano na April ay posibleng buksan ng PBA kung magbabubble man uli ang 2021 season sa May or sa June. Na makakabangga ang FIBA hosting ng bansa sa Clark, June 16 to 20 tampok ang tatlong grupo kasama ang Gilas Pilipinas. Sa Clark Bubble kasi nanatili ang PBA para sa makasaysayang 2020 season nito na tumakbo ng lagpas 2 buwan. Ayon sa mga ulat, may offer na din sa Dubai na magiging venue ng PBA Bubble. Isa ang Dubai na regular out-of-country venue ng PBA sa mga naging options noong nakaraang taon kasama ang Laguna, Subic, Batangas, Baguio at Palawan. Naunang plano sana ng PBA ang lumayo na sa bubble setting at lumipat sa mas maluwag na cold circuit setup kung saan susunod sa home gym home na routine ang lahat ng PBA teams. Original na venue nito ang Metro Manila, particular na nga ang Quezon City o Pasay City, bago pa malipat sa Antipolo Rizal, na noon ay nasa pinakamaluwag pang Modified General Community Quarantine or MGCQ. Kailalang kasi ng MGCQs, pwedeng magdao sa mga laro ayon sa Interagency Task Force o IATF guidelines. Subalit ngayon ay nasa mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine na ang Rizal kasama ang Metro Manila, Laguna, Cavite at Bulacan hanggang sa katapusan na buwan. Pero ayon naman kay Commissioner Willie Marshall ay nananatiling option ng Rizal kung gaganda ang sitwasyon at babalik sa MGCQ pagkatapos ng MECQ. Kaya kung ngayon tatanungin mga chong, ngayong nahihirapan na ang PBA sa pagbubukas ng Season 46, ay dapat ba nila itong ipilit at magbukas ngayong taon? Giging tama lang ba na isabay ito sa gaganaping FIBA Asia Cup qualifiers sa Clark Pampanga? I-commento lamang iyong palagay at ating babasayan yan. Hanggang dito na lang ulit ang ating timeout review. Kung nagustuhan nyo itong video at gusto nyo pa ng more PBA, Gilas Pilipinas, NBA G League at Kai Soto updates, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung notification bell button para maging updated ka sa more basketball news kagaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.